Ito na yung muli na binili ko last time. So, ito, pakainin din natin ito ng so far, so good guys, ang mga muli. Ngayon, sila nag-re-wiggle. Ang next ko na ipakita sa inyo guys na currently binibreed ko ay ang Cribensis na Cichlid. At saka bigyan ko rin kayo ng kaunting background sa aking pagbibreed ng mga betta fish. But before that guys, check muna natin to, yung aking blue cooler. Titingnan natin okay, kung malapit na sila mag-start mag-breed. So guys, ito na yung aking blue cooler. So, ito yung female na blue polar, guys. Ayan, kung mapansin nyo, yung mga fins niya, hindi ganun kahaba, katulad nito sa male. Ayan. So, yung male, guys, haba ng fins, saka malaki yung size niya. Ayan, female, guys. So, kung mapansin nyo yung tiyan niya sa ilalim, ayan, mayroong accent yan na pink. Ayan, kaunti lang. So, yan yung palatandaan na yan siya ay female. Ayan, guys, yung male. Yan, hahaba ng fins niya, no? Nung dulo ng fins niya, ang hahaba. Yan. And wala siyang accent na pink sa ilalim ng tiyan. So, yun yung palatandaan ng male. Ayan, male. And ito naman yung female. Ayan, iksi lang yung fins niya. So, ginagawa ko guys, pinapakain ko lang sila lagi. And daily water change. And hopefully, probably by next week or the next week pa, ito sila mag-start na mag-lay ng eggs. So, hopefully, mag-lay na rin ito ng eggs ang female na blue polar. Currently, guys, mayroon akong 4 pairs na mga blue polar. So, ito, isang pair lang ito ng blue polar na currently binibreed ko. Yung dalawang pair na blue polar, nandun sa outdoor. Okay, doon ko lang sila nilagay sa roof tub. And doon lang sila nag-lay ng eggs. No, hinayaan ko lang sila doon. And ang ikaapat ko na pair ng blue polar, nilagay ko lang sa maliit na lagayan. No? And pinapakain ko lang sila lagi. Kasi ang blue polar, pagka nag-start mag-breed yan sila, after mag-lay ng eggs and naging free swimming na ang mga fry, minsan nag-aaway yan sila. So, kinakailangan tatanggalin sila dun sa tank, eh, hiwalay sila sa mga fry and hiwalay din yung male tsaka female. Yan. Probably siguro mga 2 weeks. After 2 weeks, pwede na naman sila ibalik sa breeding tank para mawala yung aggression, no, ng female sa male. Or minsan yung male naman mayroong aggression sa female. Ito guys, mapansin nyo, nilagyan ko ng pipe itong tank na to. Kasi gusto yan ng mga blue polar mag-lay sila ng egg doon sa parang cave. No? So, itong pipe na to, nagsiserve to na territory ng male. Kung saan, doon pwede mag-lay ng eggs ang female na blue polar. Ang next naman natin na i-breed guys, itong Cribensis. So, itong Cribensis guys, maliliit lang siya na cichlid, egg layer siya, at pwede siya sa 5 gallons, pwede din siya sa 10 gallons. Okay? Pwede mo siya mag-breed sa maliliit na breeding tank. Okay? And matibay din itong Cribensis. Pwede mo siya maalagaan sa walang aerator na tank. Okay? So, ang mga fry niya pwede mo malagay sa grow out na kahit wala ng aerator. Itong Cribensis ay makasurvive sila sa ganun na tank, no, na wala, no need na ng aerator. So currently guys, ito yung aking Cribensis. Yan, so ito yung male na Cribensis. Mahaba din yung fins. So ano na talaga yan guys, no, ng cichlid. Kapag mahaba yung fins, yun yung male. So ito guys, yung lumabas yung female. And yung fins niya maliliit lang.
And ang pinaka ano nito sa crevices, guys, mayroon silang red na parang purple spot no sa ilalim ng kanilang tiyan. So pag female, mas enhance yung purple spot compare sa male na crevices. Gusto, guys, ng crevices maglay ng egg sa cave din. Okay. So ito, guys, kung mapansin nyo, ano din, nilagyan ko rin ng pipe. Okay, and then tinakpan ko yung dulo ng pipe. Yan, para, and nilagyan ko lang ng kaunting butas kung saan pwede ang crevices maglabas-pasok. So, ito siya, magiging territory ito ng male. And, dyan din papasok yung female, maglay ng eggs. Ang crevices, guys, gusto nila, hindi talaga sila ma-disturb. Kasi kapag na-disturb sila, okay, may tendency na pwede nila kainin yung kanilang eggs. So, ito, guys, naglilay na to ng eggs. And ang ginawa ko, open lang yung pipe, katulad din sa blue polar, open lang ang pipe. Pero yun nga, kinakain nila yung eggs. So ginawa ko, tinakpan ko na yung pipe. So hopefully ito sila mag-start mag-breed na naman ng 2 to 3 weeks, okay, mag-start mag-breed, and hopefully makabuo na sila. And try natin tingnan kung effective ba itong ginawa ko na nilagyan ko ng cover itong kanilang territory, which is the pipe na kung saan pwede sila maglay ng eggs doon sa loob. Currently, guys, meron ako dalawang pair ng crevices, saka meron pa akong mga spare na mga male na crevices, kasi yung binili ko, guys, na crevices, 6 na piraso. So sa 6 na yun, dalawang female nandoon and the rest are males. So mayroon pa akong dalawang male na spare na crevices. Ito, guys, yung first pair ko na crevices. And ito naman, guys, yung second pair ko na crevices. So hindi ko pa, guys, nalagyan ng cover itong bahay-bahay ng ano no ng crevices. Kasi ina-observe ko pa to, guys. But anyway, probably mga next week, guys, lagyan ko na to ng cover, kasi itong crevices na to nagli-lay na rin ng eggs. So ito yung male na crevices, and yun naman yung female na crevices. So and guys, kung gusto nyo mag-learn more about crevices breeding, don't forget to click the subscribe button and click ang bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos ko. So ngayon, guys, titingnan natin yung aking mga beta. Okay, so silip ko sa inyo yung aking beta breeding. Ito, guys, yung mga tank ng aking beta. So dito, guys, sa pinakadulo, ito yung mga maliliit pa na beta. Okay, so 315, so almost mga 1 month na ito, guys. 1 month old na to. So ito din, 1 month old na rin na mga beta. So dito, guys, ay koi beta. And ito naman ay super red na beta. So same here, ano rin to, super red. And ito naman ay koi. Dito ay another koi, and dito ay cross ng koi tsaka yung ordinary na beta. Yung beta fish, guys, pwede natin siya ma-breed sa ganito kalaki na breeding tank. Okay? Mag-breed talaga ang beta dito. Pero sa case ko, guys, nilagay ko sila dito sa malalaki para hindi ko na sila kailangan i-transfer pa no sa malaki na lagayan. Ang advantage kasi nito, guys, pag dito ko sila ginbreed, dito na lang lalaki yung mga beta fry. So hindi ko na sila kailangan i-transfer pa sa ganito. Okay? So ang ano din doon, advantage din doon ay kapag in-transfer kasi natin yung mga beta fry no sa galing sa maliit papunta sa malaki na lagayan, minsan mayroong mga namamatay na mga beta fry. So mas marami ang mas dadami ang mortality, while kapag ganito kaunti lang yung mortality na ng mga beta fry. So, ayan, guys, tingnan nyo yung mga beta. Malalaki na yan, guys, no? Mga almost 1 month old na yan na mga beta. So hindi ko pa sila na transfer, no. Ito kasi na mga beta pag 1 month old na,
mas matibay na yan. Pwede na yan matransfer sa mga maliliit na lagayan. So, hindi ko pa na-transfer. Probably, by next week, ito transfer ko. And, mag-start na naman ako mag-breed ng tatlong pair na beta. So, ayan guys. Hopefully, nagustuhan nyo ang video na ito. And don't forget to click the like button and share. Sa mga bago pa lang sa channel ko and gusto nyo mag-breed na iba't ibang klaseng mga ornamental fish, don't forget to click the subscribe button at click ang bell button para ma-notify ka sa pinakabagong videos. Once again, thank you so much for watching and see you on my next adventure.